sa'yo. Hindi na nga kinaya ni Bonnie ang ugali nitong si Era, kaya sa wakas ay nakapaghiwalay na rin siya dito. Pero ito namang si Era ay hindi pumapayag at sinasabi pa na hindi siya po pwedeng makipaghiwalay nang dahil lang sa makukulam na si Lilette. Lalo lang na imbyerna si Bonnie at sinabing hindi si Lilette ang naging dahilan kaya niya naging desisyon yon, kundi dahil na rin sa attitude problem ni Era at kung paano niya maliitin tratuhin ang ibang tao, gayon din na pagmukhain sinungaling si Lilette. Pero pangangatwiran ni Era na hindi niya nga daw ginawa ang iniisip ni Bonnie sa kanya. Dito na nga napuno ng tuluyan si Bonnie at sinigawan niya na si Era na wag na siyang gagawa ng bago pang kasinungalingan dahil baka hindi niya na nga ito matansya. Goodbye na nga kay Attorney Era dahil napaka-itsusera niya. Sa kabilang banda naman, bigla na lang naging baliktad ang sitwasyon nila Trixie at Ino dahil kung nung nakaraan lang ay pumapanig kay Ino ang lahat ng mga viewers dahil si Trixie nga ay isang sinungaling. Ngayon naman, nang malaman na ng lahat na ni-rape pala talaga niya si Trixie, ay naging hati na ang ekspresyon ng ibang tao. Naninanais na rin na maibalik sa bilangguan itong si Ino na may split personality. Pagkat minsan nga ay napakabait niyang bata. At kung minsan naman ay nagsiswitch na ito sa pagiging isang demonyito. Samantala, ngayon lumabas na nga ang scandal ni Trixie matapos niyang makipag one night stand sa isang lalaki, ay pinuntahan niya si Lilette at mga De Leon para sabihin na masaya na daw ba sila dahil nakalaya na nga si Ino. At meron pa nga siyang pahabol na scandal. Medyo naapektuhan na rin si CRD dahil alam niya na ngayon na nagsisinungaling talaga ang anak niyang si Ino. At ni-rape pala niya talaga itong si Trixie kaya hindi na lang ito makapagsalita. Pero habang nag-i-hysterical naman itong si Trixie ay biglang dumating itong si Naramir at Patricia na aawatin sana ang anak niya nang bigla na lang itong atakihin sa puso. Paano pa kaya ang hakbang na gagawain ni Lilette para manaig pa rin ng hustisya at katotohanan laban kay Ino? Yan ang dapat pa nating abangan, kaya naman kung isa ka din sa mga nagnanais na mag-resign na si Lilette sa kumpanya ng mga De Leon upang malaya na siyang makakilos at maipagtanggol kung sino talaga ang nasa tama, ay i-click lamang ang like at subscribe button. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestiyon. Maraming salamat sa iyong panonood!